Napasok na ng autoridad ang bahay sa Makati na sinasabing pinagdausan ng initiation rites na kinamatay ng estudyante ng College of St. Benilde na si Guillo Cesar Servando. Nakatanggap naman ng surrender feelers ang mga autoridad mula sa ilang miyembro ng fraternity. Di Bandila mo, Bettina Magsaysay. Sa bahay na ito sa Kalatagan Street, Barangay Palanan, Makati, sinabi ng caretaker na si Jomar na naganap ang initiation rites ni Guillo Cesar Servando at tatlong iba pa. Nakakuha ng go signal ang mga otoridad mula sa may-ari ng bahay na makapasok para makakalap ng ebidensya. Parehong nagsasagawa ng investigasyon ngayon ang SOCO at NBI. Nakuha sa loob ng bahay ang ilang bote na kukunan ngayon ng fingerprint. Meron ding 2x2 na nakita sa loob. Sa likurang bahagi ng bahay, sinasabing ginawa ang initiation rites. Unang inamin ni Jomar na miyembro siya ng Tau Gamma. Nagpaalam umano ang isang kabrad niyang si Cody Morales na magbimiting sa nasabing bahay kung saan siya ang caretaker. Ayon kay Jomar, nakita niya ang halos 13 lalaki ang naghalinhilang pinapadal ang 4 na neophyte. Hindi ko po pinanood lahat ng hazing na kasi doon lang po ako. Hindi mo na sila nabawalan? Sinabihan ko po, pero sabi po sa akin, saglit lang daw po. Sabi ni Jomar, pantay ang tinanggap na palo ng 4 na neophyte. Pero napansin niya na parang hindi na kinakaya ni Servando. Mangiyak-ngiyak si Jomar nang malamang namatay si Guillo. Nawa po ako sa bata. Kasi alas ako po'y tumulong dun sa batang yun. Humingi po sa akin ng tubig yun. Niyak po ako nun. Naawa ka. Ito ang nagtulak kay Jomar na lumapit sa otoridad. Itinuturing na informer ngayon si Jomar. Inilabas na ng NBI ang isa pang CCTV sa lobby at elevator ng One Archer's Place Condominium kung saan nakita ang hazing victim na si Guillo at iba pang kasamahan na paakyat ng kondo. Sa kuha ng CCTV, pasado alas 9 ng gabi Sabado, makikita sa harap ng elevator ang biglang pag-collapse ni Servando. Dalawang lalaki ang umalalay sa kanya. Nagawa pa ni Servando na makatayo para pumasok sa elevator. Isa namang lalaking nakamaroon ang nakitang umaalalay kay Servando. Siya si Brian, isa sa mga tauhan ng kondo. Ipinakita niya ang video sa NBI bilang patunay na hindi siya isa sa mga kasamahan ni Servando. Ako na nga yung tumulong, ako pa naging masama. May ebidensya naman po ako dahil yung oras na yun, naka-duty pa ako. May DTR po ako doon. Si Brian ang nag-operate ng elevator. Kasama siya hanggang makarating sa 29th floor ang grupo ni Servando. 117, what is your emergency? Pagsapit ang 10:16 ng gabi naman, nakatanggap na ng tawag ang rescue 117. 117, what's your emergency? Hello? Mula sa isang call dyan, Drabal, para humingi ng tulong sa isa umanong lasing na kaibigan. Si Delia Matias ang nakatanggap ng tawag. Kinikilabutan kasi hindi ko ine-expect nga na yung ambulance assistance na yon ay isang hazing incident pala. Pag nakikita ko yung biktima, nanghihina ako kasi iniisip ko na sana kung napaaga nga yung tawag sa amin, hindi siya namatay. Hanggang ngayon, nababahala pa rin si Delia. Ay, hindi mo maipaliwanag eh. Hindi mo maipaliwanag yung nararamdaman ko. Kasi siguro mas masaya ako kung nakikita ko na naisave lahat yung 4 na biktima. Sa pinakahuling impormasyon ng NBI, may surrender feelers na ang mga miyembro ng fraternity at balak na daw sumuko sa kanilang himpilan. Bettina Magsaysay, ABS-CBN News.